Hi mga ka-smorts! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmort Pinay! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmort Pinay. Ako po ay gumagawa ng mga content patungkol po sa kaharian ng Saudi Arabia, mga pwede niyo pong mapakinabangan bilang isang OFW at ang aking journey bilang isang OFW dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Bilang isang alalay po, tungkulin po namin na bigyang alamin po kung anong oras po yung dasal na dito po sa Saudi Arabia, kasi po para maisabi po namin sa amo at makapagdasal po sila ng on time. Yung iba po siyempre ang amo na ang nakakaalam, pero kami po ay inaalam pa rin namin, lalo na yung adan na tinatawag, yung tawag ng dasal, and kailan na pwede ba magdasal? Yun yung 4 minutes pagkatapos mag-adan. And papakita ko sa inyo yung application na ginagamit ko dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Although napakaraming application po dito, basta about Muslim, yan ganyan. So, eto na, tutok na at subscribe. Ayan mga ka-smorgs, papakita ko sa inyo kung saan ba yung application ko na ginagamit kapag ka naghahanap ka tayo ng oras ng dasal ng mga amo ko. Kasi bilang alalay, isa ito sa trabaho rin namin ang i-remind yung amo ng kanilang dasal. Although alam naman nila dahil Muslim sila, pero kailangan din kasi i-remind para makapagsalmisa, natutulog, nagpapahinga, ganyan. So buksan natin, ito yung legit na ginagamit ko, Muslim Pro. Pero pwede naman kahit anong application. Dito, yan, nakalagay sa today, yan makikita mo na 12:29 ngayon. So ibig sabihin, ngayon ay panahon ng duhur prayer. So pwede nang magdasal kasi nga 12:29 ito 12:35 na ngayon. So yung adhan is 12:29, pero mag-aalat ka pa ng 4 minutes. So 29, 30, 31, 32, 33. So to 12:33, doon ka pa lang mag-start na magdasal. Bakit? Kasi doon sa 4 minutes din ka magpe-prepare ng sarili mo, linisan mo kung may mga rules and na kinusunod ng isang Muslim. Although hindi tayo non-Muslim, kailangan nating alamin yun kasi nga nag-aalalay tayo sa mga Muslim na amo. So ito, makikita mo rin dito mga kasmugs yung pajar na kanina pa nangyari, which is 4:21 a.m. and sunrise 5:48 a.m. and ngayon yung duhur, and then asr na 3:45, mamaya-maya lang yun, and then maghrib and 7:10 p.m. isha and 8:40 p.m. mamaya pa yon. Bali lima yan na dasal. Fajr, sunrise, hindi siya dasal ha. Fajr ang prayer, ang duhur, asr, maghrib, and isha. Ayan. Kapag may internet ito, pwede mong lagya yan. Tingnan mo Islam, lifestyle series. Yun ang maganda dito sa apps na to. Ayan. Marami kang mahanap. May nakalagay history. And sa Quran yan, kung gusto mong magbasa-basa. Yan. Since ako lang naman, prayer lang, habol ko dito para sa aking amo, hindi ko naman na kinakailangang buksan ito. Pero for future reference, pwede mo ring magamit ito. And dito sa iyong profile, ayan, ako pa ay member since April 2022. And ayan, may mga nakalagay kung anong mga update, and pwede mong puntahan sa settings. Dito mong bago-baguhin yung color theme, edit profile, dito ako nagpupunta. Okay, prayer times. Ayan, ang location, pwede mong ilagay, pwede ring hindi, pwedeng auto-detect, pwedeng hindi, pwedeng automatic setting. Since nasa Jeddah kami, puntahan, di ba? Pwede mong baguhin din yan. Dati kasi nasa Riyadh, so nakalagay yan dyan, dati Riyadh. So, binago ko dahil naglipat kami ng location. So, balik na tayo dito sa prayers. O nga pala, ang pagdadasal ay iba-ibang lugar. Hindi po pare-pareho. Actually, napakarami pong application. Example lang yan. Pero yan po talaga, pwede rin kayo sa internet nilang kumuha. Kung one time nilang gagamitin. Pero mas maigi kung magda-download kayo ng application natin. Hindi niya sponsored mga customers. Yan talaga yung ginagamit ko ilang taon na para po sa aking amo, kasi nakita ko na legit talaga yan. Bago ba, ang gagawin nyo lang ay kailangan yung checking yung location para maging accurate. Kasi dito po sa Saudi Arabia, iba po yung dasal ng Riyadh, iba din po yung dasal pang Jeddah. Mauuna po yung dasal ng Riyadh. Take note po ha, mas mauuna po yun.
And kasi binabase po nila yung oras ng kanilang pagdadasal. Sila po yung nakakaalam niyan, nilalagay lang nila sa application na to. Updated po yan. And yung pong dasal na yun ay nakabase po sa oras doon sa Maka. So, gaya-gaya na sabi ko, dito lang sa Saudi Arabia. Pero sa ibang bansa, syempre iba pa rin. At nakabase rin yung kanilang oras dito sa Maka. And nakabase din sa lugar. So, hindi pare-pareho po ang dasal sa buong mundo kung Muslim po kayo. So, bakit ko ba kailangan ipaliwanag, bigyan kayo ng ideas na ganyan kahit hindi tayo Muslim? Kasi lalong-lalo na sa mga alalay na kagaya ko, o kaya, halimbawa, tiboy ka. Siyempre, alam mo kung anong oras pwedeng iserve, nasabihin, after Adhan Asia. Kasi dito minsan, yung mga amo, sinasabi, magpa-park ka ng sasakyan dito, magpa-garab ka after Asia prayer. Hindi sila nagsasabi ng oras eh. So, kailangan alam mo yung oras after Maghrib. So, anong oras ba yung Maghrib? Siyempre, kailangan mo mag-alat kayo sa mga 10 to 15 minutes matatapos na yung dasal. Depende kung saan sila nagdadasal. Kung sa bahay lang, sa kwarto lang, mas maaga. Nasabi mo sa driver, magdasal ka lang dito. Pagkatapos ng dasal, mag-ipark mo na yung sasakyan at lalabas yung amo. Ganun lang sa atin. Sa amin. Ngayon, pag sinabi, pupunta ako ng masjid, so mag-aalat ka lang ng mga ilang minuto, matatapos yung dasal. Lalo na kung Friday, iba rin po ang oras ng kanilang dasal dito, medyo mahaba-haba. Kasi doon po sila manggagaling. Siyempre, magta-travel pa, ialat mo rin yung oras. So, depende kasi sa aming mga alalay, kailangan po namin tingnan talaga yung oras. And hindi pwedeng sabihin mo, non-Muslim ako, hindi ko alam yan. So, kailangan nating alamin yan, lalong-lalo na. Ako kasi, bilang alalay, yun talaga yung trabaho namin, isang part na ng trabaho namin. Yung mga nagtatrabaho din ng mga katulong, iba, inaalam, iba rin hindi. Yung mga nagtatrabaho rin sa company, merong iba na inaalam, merong din hindi. So, pinakamainam, di ba, maiging informed, di ba? So, kasi nandito tayo yung mag-adjust sa bansang ito para tayo ay matuto. Hindi sila ang mag-a-adjust, tayo yung nakikitira, so tayo ang mag-a-adjust sa lugar na ito. So, yun lang mga ka-smart, sana ay naibigan nyo, nagustuhan nyo yung aking mga detalyadong pagbibigay information sa inyo at sana ay matuto kayo, magkaroon kayo ng dagdag kaalaman. Malay nyo, yung mga hindi pa OFW ngayon, maisipang maging OFW dito sa Middle East, sa ibang bansa, tapos malaman nila na, ganito, tama pala yung sinasabi ko, diba? Kasi gusto ko kayong matuto, hindi lang naman ako, sabay-sabay tayong matuto at magkaroon ng dagdag kaalaman. So, yun lang mga ka-smarts. Maraming salamat. God bless everyone. Umuwa. See you on my next vlog. Bye-bye. Umuwa. Salamat. Syukran. Katir. See you on my next vlog.